Habang tumatagal yung NBA, parang paiba ng paiba yung nakikita sa free throw line. Andyan nga yung kakaibang free throw shot, tulad nitong kay Desmond Mason na para atang ayaw baloktutin yung siko, yung kay Chuck Hayes na parang glitch sa NBA 2K, andyan din yung mga routine o ritual na ginagawa ng iba mga players. Example na nga lang dyan yung kay Jeff Hornacek, Rip Hamilton, Jason Kidd at yung kay Karl Malone na binubulungan yung bola na sabi naman sa report para sa anak niya yon. Actually, yung karibal ni Karl Malone sa free throw ay si Giannis dahil parang laging buzzer beater na binibilangan pa ng mga fans. At ngayong 2022 season, meron ulit bago si Alperen, Sengun, ang 16th overall pick ng OKC na napunta dito sa Houston Rockets at ang 2021 Turkish League MVP na nanalo siya ng award na yon sa edad na 18 years old. Nung nanalo siya ng MVP noong 2021, meron siyang average na 19 points at 9 rebounds per game. Ang Houston din ngayon ay meron talagang tatlong rookie prospect. Isa doon si Josh Christopher, bukod pa dito kay Jalen Green, at ito ngang si Alperen Sengun. Ngayong season, meron siyang average na 8 points, 4 rebounds at 2 assists per game. Number 9 siya sa points per game sa mga rookies. Number 12 naman siya sa minutes per game. Kasama din siya sa top 10 ng rebounds at assists para sa mga rookies ngayong taon. Yung isa sa mga kakaibang nakita sa kanya, yung free throw ritual o routine na ginagawa niya. So sa game kasi ng Lakers, pinagkatuwaan pa nga yan ng isa sa mga announcer na sana hindi niya hinahalikan yung bola dahil nga madumi daw yun. At sa dahilan ng Lakers yun at malaki ang kanilang media market, ay syempre pag-uusapan sa mga sports website yan. Ang makikita lang naman doon, meron siyang binubulong sa bola na parang pinapaikot niya pa yun habang ginagawa niya. Medyo malapit sa ginagawa din ni Karl Malone. Nung tinanong kasi siya dati kung ano nga ba yung binubulong niya sa bola dahil buong karir niya ginagawa niya yon. Ayon dito kay Sengun, isang prayer yon na minomotivate niya yung sarili niya na kapag kinakausap niya yung bola na yung sinasabi niya doon ay napaka-importante. So ginamitan ko na lang ng Google Translate yung isang maikling part doon. Ang sinabi niya, kailangan lang niyang itira ng ganitong paraan yung bola. Pero yung buong routine na sinasabi niya doon, isang napakalaking sikreto di umano para sa kanya. At dahil nasa NBA na ngayon si Sengun, base nga sa kanyang mga ka-teammate, dapat baguhin niya ang routine na yon dahil sobrang haba at baka abutan pa siya ng 10 seconds. At maging tatlo silang mag-aagawan sa buzzer beater free throw ni Karl Malone at ni Giannis. Ayon kasi sa kanya, sa Euroleague naman hindi big deal yung mahabang routine at wawarningan lang talaga siya ng referee, hindi tulad sa NBA. Kapag hindi kasi niya ginawa ang routine na yon at tinira niya agad yung bola, malaki yung chance na sasablay yung free throws niya. So yung routine nitong si Sengun ay parang catchphrase lang din sa isang basketball game, throwing up a prayer. Si Sengun din meron ding catchphrase na katulad ng kay Carmelo Anthony. Si Carmelo kasi, kapag naka-rebound, meron talaga siyang catchphrase na hindi ko nalang ilalagay dito, baka madilaw pa. Itong si Sengun naman, sinasabi niya yung catchphrase na yon kapag nakaka-block siya. So malalaman nyo din yung catchphrase nitong si Sengun kapag napapanood yung siyang nakaka-block. So yan din ang kwento ng rookie ng Houston na teenager pa lang naging MVP na sa Turkish League na mahirap din gawin yon. Medyo idikit ko lang din ng konti kay Luka. Konti lang, pero different style kasi si Luka kumpara dito kay Sengun. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.